Naisip kong ibahagi ang aking karanasan para ipaalam sa mga tao na maraming paraan ang mga nilalang na aswang, kung paano sila makakahanap ng biktima, mapatao o hayop man. Marami silang alam na plano para huwag mahalatang sila ang kayang lumamon ng mga tao sa isang iglap lamang. Dalaga pa ako at nagtatrabaho ng mga panahong iyon bilang isang sekretarya ng isang insurance company doon sa Dumaguete. Pero may mga pinsan akong kasama sa bahay pati na din ng aking bunsong kapatid. Bali nagre-renta lamang kami ng isang unit sa isang compound sa Dawin para makatawid. May kalakihan kasi ang nasabing unit, may kamahalan na din dahil kumpleto ito sa appliances, mga muebles at kama. Dahil dito, naganap ako na makakasama sa bahay na alam kong tutulong sa akin sa pagbabayad ng upa. Bali tatlo ang kwarto sa loob ng bahay, may maliit na terrace at dalawa ang banyo na nasa loob at labas, kaya kahit magsabay-sabay kami sa paggamit ay maayos na din dahil may shower naman at bathtub. May dibisyon ng banyo para sa magbabuwas at maliligo. May sariling lababo at malaking salamin. Sa labas naman, may maliit na garden kung saan nakatanim ang mga bulaklak at paboritong paborito ko. Isang unit kung saan kasama ko ang aking tatlong pinsan at si Jane na bunso naming kapatid. Mababait naman ang mga pinsan namin. Dalawa sa kanila ang kaklase ni Jane, kaya magkakasama silang tatlong nagpupunta sa eskwelahan na nasa Norso lang naman. Si Evelyn naman ay matanda sa akin ng 3 taon. Nasa abroad ang kanyang asawa pero wala silang anak. Ang sabi ni Evelyn, nang makunan daw siya 2 years ago, ay ayaw na din niyang manganak pa at hindi naman siya kinukulit ng kanyang asawa sa takot na baka maulit ang nangyari at magkasakit na naman si Evelyn. Ang mga magulang naman namin ay hiwalay na sa isa't isa. Almost a year na mula nang mawala na kami ng suporta mula sa aming ama na nasa Maynila. Nandun lang naman daw sana at mataguyad kami sa pag-aaral pero hindi ko na alam kung ano ba ang nangyari at bigla silang nag-away ng matindi ni mama. Dahilan para maisipan na lamang nilang magkanya-kanya. Hindi matanggap ni mama nang malaman niyang may bago ng asawa ang papa ko, kaya palagi siyang stressed at depressed. Para malibang siya kahit papaano, pinasama ko sa kanya ang tiya kong nani naman ni na Evelyn para kahit papaano'y masiyahan naman sa buhay ang aking broken-hearted na nanay. Ayon nga kay tita, nakakasawa na daw pakinggan si mama na araw-araw na lamang nagsasalita ng kung ano-anong masasamang paratang laban kay papa. Wala naman akong magawa kundi hayaan siya. Pinili naming mamuhay ng mahirap pero kontento naman nakasama ang mama ko. Nag-aral ako ng mabuti hanggang sa makapagtapos at sinuwerte namang makahanap ng trabaho. Maayos naman dahil kahit palagi akong nagmamadali at puyat, ay malaki naman ang sweldo at maraming benefits. Higit sa lahat, insured pa ako. Dahil dito, hindi ko na gaanong naaasikaso si Jane. Madalas siyang kumain ng dilata sa buong araw dahil pareho silang hindi marunong magluto ni na Amy at Teresa. Si Evelyn naman, abala din sa trabaho kagaya ko at hating gabi na kami kadalasang nagkikita. Naisip kong mag-hire ng isang tagaluto para kahit papaano ay hindi naman kami gaanong mahirapan sa pagkain. Nakilala ko si Aling Sita, isang dating kusinera sa kantina ng aming building. Kilala siyang masarap magluto kaya alam kong wala kaming magiging problema sa kanya. Sa dati kasi naming tinitirhan, doon sa bahay ni natita sa probinsya, kadalasan si mama ang nagluluto. Hindi ko tuloy maiwasang magsisi kung bakit masyado kaming naging dependent sa kanya, kaya ngayon tuloy, hindi ko man lamang magawang magpaturong magluto sa kanya. Maayos naman ang serbisyo ni Aling Sita, malinis siyang magluto, organized at matipid. Sa totoo niyan, hindi rin siya madamot magturo ng mga alam niyang recipes, kaya tuwang-tuwa tuloy ako. Mas naging masaya kami tuwing umuwi sa gabi dahil nagkakaroon pa kami ng pagkakataon na magkasalo-salo habang nakikinig sa kanyang mga kwentong kababalaghan.
Naghahanda kasi si Aling Sita ng masasarap na pagkain na pwede naming kainin, kaya nagkakabanding-banding kami ni na Jane at ng aking mga pinsan sa kabila ng pagod sa buong maghapon sa eskwela at trabaho. Naroroong kwentuhan niya pa kami ng tungkol sa mga lamang lupa, engkanto, multo, at higit sa lahat, mga aswang. Maraming tinatagong alamat at mga mito itong si Aling Sita, lalo na't ang kwento niya, taga Ilo-Ilo daw siya at mas maraming nakakatakot na nilalang doon sa kanilang lugar. Hindi ko nga alam kung paanong kabisado niya ang mga nalalaman tungkol sa nasabing nilalang na para bang siya'y dati na ding naging isang aswang o engkanto. Alam na alam niya kasi kung paano kami tatakutin sa kanyang mga kwento. Minsan tuloy, hindi ko maiwasang kilabutan dahil naaalala ko ang kanyang mga nakakatakot na kwento sa tuwing napapag-isa ko. Minsan ay nakukuryoso ako kung gaano ba katotoo ang mga aswang. Bata pa lamang kasi ako ay may mga nalalaman na akong kwento tungkol sa kanila. Maging si Evelyn nga ay ganoon din ang ikinukwento. Sa probinsya ay nauso ang hawahan na tinatawag nilang yanggaw, kaya marami ang natatakot noon na mga kababaryo namin. Hindi kasi sa nananakot ako, pero marami-rami ng tao ang napapabalitang nahahawahan ng mga nakakasindak na aswang. Ito ang nagsisilbing agimat ng mga probinsyano para magkaroon sila ng kapangyarihan na kayang tapatan ang kakayahang mayroon ng mga aswang. May iba kasing nayanggaw na hindi kontrolado ang kanilang kapangyarihan. Nakakalimot sila sa kanilang tunay na katauhan. At higit sa lahat, nagagawa nilang makapanakit ng wala silang kamali-malay dahil nilukob na ng kasamaan ng kanilang katauhan. Ayon kay Aling Sita, maraming paraan daw para maging yanggaw ang isang tao. Pwede silang mahawa sa pamamagitan ng paglalaway ng pagkain o kahit na yung ipinagbabawal nila, pero ninakaw ng kung sino. Pwede din namang pinamanahan sila ng mga bertod nang naghihingalo ng kaanak na aswang. Pwede namang sa pamamagitan ng ritual ng mga mangkukulam. Iba sa mga aswang ay nagsasagawa ng seremonyas para magawa nilang makapagbago ng anyo at maging isang nakakahindik na nilalang na kumakain ng laman loob ng tao. Mas nakakadiri yun para sa akin. Maliban pa doon, marami din daw uri ng mga aswang. May nakakalipad at mayroon din namang hindi. May nagagawang makapagbago ng anyo at mayroon din namang nanlilinlang lamang at nanghihipnotismo para mahulog sa kanilang bitag ang mga biktima nila. Sabi nga ni Aling Sita, ito daw ang tinatawag na Petsa De Peligro. Tawang-tawa ako nang unin itong sabihin sa akin. Para naman kasing araw ng Judith sa utang ang pagkakaintindi ko noon, pero ang paliwanag ni Aling Sita, kahit anong araw o taon ay pwedeng maging Petsa De Peligro sa lahat ng mga taong may kaanak na aswang na naghahanap na magpapasahan ng kanilang kapangyarihan. Kapag tinatanong ko ang kinang kung bakit alam niya ang lahat ng ito, bigla siyang yuyukot, hindi na magsasalita. Tila ba may nasaling ako sa kanyang pagiging isang pribadong tao na kailangan kong iwasan. Kaya naman, para makabawi, madalas ko siyang ipinagbibili ng mga pansahog para sa mga lulutuin niyang putahe. Alam kong ito lang naman na makapagpapasaya sa kanya. Sa totoo lang, mas malaki ang naitulong ni Aling Sita sa amin simula nang dumating siya sa aming buhay. Tagmistula siyang ina sa pagbibigay ng payo sa amin para huwag kaming mapariwara. Masyado siyang palangiti, palakwento, at masyadong positibo. Walang nakakaburyong na oras tuwing kasama namin siya. Nakalimutan ko na tuloy isiping si Sita o si Aling Sita ay kagaya lang din naman namin, may problema din at marunong malungkot. Isang araw, nagulat ako na magpaalam siya sa amin. May sakit daw ang kanyang tiyahin at kailangan nito na mag-aalaga. Gusto niyang umuwi para maalagaan ito sa huling sandali ng buhay nito. Tingin daw kasi ni Aling Sita, hindi na magtatagal ang kanyang tiyahin.
Nakarating na lamang ito sa kama, ni ayaw nang kumain. Panaka-naka na lamang kung humiga. Higit sa lahat, hindi na ito gaanong nakakakilala. Tanging si Aling Sita lamang daw ang hinahanap niya. Naisip ko tuloy, baka paborito ng matanda si Aling Sita dahil malambing nga naman siya at mahilig makipag-usap. Nagkataong wala akong pasok noon kaya sinabi ko sa kanya na baka pwede kaming sumama ni Jane. Total naman, wala ding pasok ang aking kapatid sa eskwelahan. Tinitikan ako ni Aling Sita na para bang hindi siya makapaniwala. Ano naman daw ang dahilan at sasama ako sa kanya? Simple lang ang bahay nila at walang magagandang tanawing pwedeng makita doon sa kanilang lugar. Tumawa ako at sinabi sa kanyang hindi naman ang bahay nila o ang magagandang tanawin ang aking pupuntahan, kundi sasama lamang ako sa kanya. Sa huli, walang nagawa si Aling Sita kundi hayaan akong sumama sa kanya sa Ilo-Ilo. Mula Dumaguete, bumiyahe kami pabakolod para doon sumakay ng barko papuntang Ilo-Ilo. Medyo malayo din ang aming biyahe pero natuwa naman ako't nalibang sa lahat ng lugar na aming dinaraanan. Sa totoo lang, naisip ko, nagsisinungaling lang pala si Aling Sita nang sabihin niya sa aking walang magandang tanawin sa kanilang lugar. Kasi sa totoo lang, halos lahat yata ng nadadaanan namin ang sarap kunan ng litrato. Lalo na noong napadaan na kami sa malaking arko na may nakalagay na Welcome to Ilo-Ilo. Sobrang nakaka-excite. Bali mula Ilo-Ilo, bumiyahe pa kami ng halos 2 oras hanggang sa makarating na kami sa mismong tahanan ni na Aling Sita. Malaki pala ang bahay nila, malawak at maaliwalas. Kaso lang, hindi na yata talaga nawawala sa katangian ng mga bahay sa probinsya ang lumang estilo na may bahid pa ng kaugalian noong panahon ng Kastila. Gawa sa kahoy at tabla ang buong bahay, umiingit ang sahig na hagdan at sa totoo lamang, bagay siyang kunan ng eksena sa isang horror movie. Sinaway ko pa si Jane nang sabihin niyang napaka-creepy daw ng bahay pero nang marinig ito ni Aling Sita, aba, tumawa pa siya. Sabi niya sa akin, inaasahan na daw niyang maririnig ang salitang yon. Pinatuloy niya kami sa kanilang bahay. Alam kong masyado akong naninibago pero bigla akong kinilabutan ng marinig ang mahinang ungol mula sa loob ng isa sa mga kwarto. Napatingin sa akin si Aling Sita. Sabi niya, maupo na daw muna kami at hahanapin niya ang kasambahay. Pupuntahan daw niya muna ang kanyang tiyahin. Binuksan niya ang isa sa mga pinto ng kwarto kaya tumambad sa aking paningin ang isang matandang babae na kahimlay doon sa may kama. Malayo siya at nakahiga lamang pero hindi ko maintindihan ng takot na aking nadarama nang makita kong nakatitig na siya sa aking mga mata na para bang alam niyang naroroon na ako kanina pa. Kumabog na malakas ang aking dibdib. Mas lalong sumama ang aking tingin nang sabihin sa akin ni Jane na mukha raw aswang ang matandang babaeng tiyahin ni Aling Sita. Napalunok ako't siniko si Jane. Bakit hindi? Pinanlisikan kami ng mga mata ng matanda para bang naririnig niya kami. Gayunpaman, naglakas loob akong lumapit sa kabila ng katotohanang natatakot ako. Kakaiba nga namang tumingin ng matanda, maitim at para bang may ibig sabihin. Ipinakilala kami ni Aling Sita sa kanyang tiyahin pero mukhang hindi interesado sa amin ang matanda. Sabi ni Aling Sita, pagpasensya na daw namin, may sakit daw kasi. Ngumiti ako't pinagsabihan pa si Aling Sita na wala namang problema sa amin yon. Sanay na ako sa ganyang mga ugali. Pero syempre, hindi ko na isinatinig pa iyon kay Aling Sita. Nakikituloy nga lang naman kami. Nakilala namin ang kasambahay nilang si Ate Saling. Sa tingin ko, kaedad lamang siya ni Mama. Bata lang siya kay Aling Sita ng mga 5 taon. Palabiro din si Aling Saling. Mahilig pala siya sa mga pampaganda. Sa katunayan, hiningi niya ang bago kong lipstick na hindi ko pa nagagamit. Aniya, bawal na daw kaming lumabas tuwing gabi, lalo na ngayong may sakit daw si Aling Sonya, ang tiyahin ni Aling Sita.
Nang tanungin ko naman kung bakit, hindi naman naging maramot sa impormasyon si Aling Saling. Sabi niya, marami daw ang aswang na gumagala sa kanilang lugar. Nasanay lamang daw sila't kabisado na kung paano kalabanin ang mga ito. Samantalang kami, hindi pwedeng lumabas. Bago lang kasi kami baka mapagtripan pa. Maliban pa doon, Petsa De Peligro daw ngayon. Naalala ko ang kwentong iyon ni Aling Sita. Kaso lang, sino naman ang aswang na magpapasa ng kanyang kapangyarihan para magkaroon ng bagong yanggaw? Alangan naman sina Aling Sonya at Aling Sita yon. Gayong malakas pa naman si Aling Sonya at mas sumigla pa nang makita ang pamangkin niya. Hindi ko naman din pinagdududa ang aswang si Aling Sita dahil napakabuti nito sa amin. Imposible din ang bagay na yon kasi nagsisimba siya at kumakain ng asin kagaya namin. Kahit kinukwentuhan na ako dati ni Aling Sita tungkol sa bagay na yon, hinayaan ko na. Total wala pa naman akong napapatunayan na totoo yon. Basta ang alam ko lamang ay masaya din ako habang tumutulong sa gawaing bahay kasi nakakapag-relax ako. Iba din palang nagbabakasyon na hindi sa mismong bahay na pinanggagalingan ko. Sa tingin ko, nakakatatlong araw pa lamang kami doon nang ipatawag ni Aling Sonya ang kanyang pamangkin na si Aling Sita sa loob ng kanyang kwarto. Gusto kong pumasok pero pinagbawalan nila ako dahil si Aling Sita lamang daw ang gustong kausapin ng matanda. Naiintriga akong nakatitik sa saradong pinto kung saan pumasok si Aling Sita. Hindi ko naman sila marinig kasi masyadong makapalang dingding para lumabas kahit nakaunti man lamang sa kanilang mga boses. Si Jane naman ay wala sa loob noong mga oras na yon. Nakikidilig siya ng mga bulaklak sa labas dahil nakilala niya ang anak ni Aling Saling na si Olive. Nagkasundo ka agad ang dalawa na halos oras-oras na lamang nagchichikahan. Ayos lang naman sa akin yon. Gusto ko ding magkaroon ng kaibigan si Jane kahit papaano. Mabait naman si Olive at sa tingin ko, naiimpluwensya ng pagiging masipag niya ang kapatid ko. Mas lamang ang consent ko kay Aling Sita na noon ay kasalukuyang pang nasa loob ng kwarto at nakikipag-usap kay Aling Sonya. Mga isang oras pa yata ang lumipas nang mapansin kong pumihit pabukas ang doorknob at iniluwa niyon si Aling Sita. Namamaga ang kanyang mga mata at bakas sa mukha ang matinding lungkot. Napatayo ako at kagad siyang tinanong kung ano ang nangguhati. Ngunit bigla siyang humagulgol sabay-sabing patay na daw ang kanyang tiyahin. Natatarantang sumilip ako sa kwarto pero nang makita ko ang kulay puting mahabang buhok ni Aling Sonya, kinilabutan ako. Sa halip, dali-dali kong tinawag si Ate Saling at ipinagbigay alam ang kamatayan ni Aling Sonya. Naging emosyonal si Aling Sita sa burol ng kanyang tiyahin. Hindi siya makausap at ni ayaw malapitan ng kung sino. Munti ka na sana ako magtampo kung hindi lang ba parang may napapansin ako sa kanya. Panay ang silip niya sa bangkay ni Aling Sonya na nasa kabaong at humihikap na para bang inaantok sa kakasilip sa patay. Naringgan ko pa siyang sinabi na amoy lang kadaw ang kanyang tiyahin na dahilan para kurutin ako ni Jane. Sabi niya, habang tumatagal, nagiging weirdo daw si Aling Sita. Pinandilatan ko ng mga mata si Jane at pinagsabihan kung wala siyang matinong masasabi ay kailangan niyang manahimik. Mabuti na lang, sumunod sa sinabi ko ang aking kapatid. Naging maayos naman ang burol hanggang sa inilibing na si Aling Sonya. Hindi naman nagtagal ang lamay niya dahil wala naman pala silang ibang kamag-anak bukod sa kanilang dalawa lamang. Unti-unti ko nating napapansing mas lalong nagiging tahimik at seryoso si Aling Sita na ayaw na din sa maiingay. Hindi ko naman iyon ginawang big deal kaso naisip ko baka nagtuluksa pa siya hanggang sa mga oras na yon. Nakapagdesisyon akong mamasyal na lamang at mamili ng mga souvenirs doon sa mall sa Ilo-Ilo. Kaya nabili ko si Thunder, ang cute na tuta. Nauna kaming bumalik ng Tumaguete na natili pa siya ng Ilo-Ilo ng halos isang linggo bago siya bumalik sa trabaho bilang kusinera namin. Nang bumalik siya sa bahay, balit ko nang may nagbago. Hindi na siyang makulit at maingay na Aling Sita na palaging nagkukwento sa amin.
mas mailap na siya at mas kakaiba. Isang araw, maaga akong umuwi mula sa trabaho. Natatandaan ko mga alas 6 pa lamang yun ay nandoon na ako. Kaya naisip kong ako naman ang magluto para makabanting ko si na Jane at ang aming mga pinsan. Hinanap ko din si Thunder pero parang wala ang aso sa loob ng bahay. Napapaisip tuloy ako kung saan ba siya pwedeng pumunta. Gayong wala naman akong alam na pwede niyang pasyalan. Kahit kasi gabi ay sumasalubong sa akin ang aso, hindi kagaya ngayon na hindi ko man lamang marinig kahit ang mahina niyang kahol. Tahimik ang bahay pero alam kong may tao. Si Evelyn siguradong mamayang gabi pa ang uwi nun. Ngunit ang tatlong estudyante, alam kong nasa internet cafe sa labas dahil namataan ko yung isa sa kanila doon kanina. Siguro'y nagpapahinga si Aling Sita kaya hindi ko na siya tinawag. Pumasok ako sa aking kwarto para magbihis. Alam kong nakakabingi ang katahimikan ng mga oras na yon. Pero mas higit nakakaiba ng mga sandaling nagbibihis ako dahil parang may nakatingin sa akin. Kahit nakapaglilingunin ko, ang buong paligid ay wala naman akong nakikita. Kinilabutan ako. Mabuti na lang, may ibinigay na pangontra para sa masasamang elemento sa akin ang kaibigan kong taga Mindanao na si Joanne. Ito ay isang agimat ng agsam na siyang isinusuot bilang bracelet para mailayo ka sa kapahamakan. Isinuot ko ito at kakatuwang kumalma kaagad ang nagre-rigodon kong dibdib. Hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako na nasagot naman ng buksan ko ang pinto para lumabas ng aking kwarto. Bukas kasi ang kwarto na inukupan ni Aling Sita at mukhang may tao sa loob, kaya naisip kong sumilip para malaman kung ayos lamang ba siya. Kaso lang, nagsisi ako nang tumambad sa aking paningin ang magulong buhok ni Aling Sita. Nakayuko sa gilid ng kanyang kama, mukhang may pinagkakaabalahan at hindi man lamang ako napapansin. Mas lumapit pa ako para makita kung ano ang kanyang ginagawa. Nanginig ako at nasapo ang aking dibdib. Hindi ko na mapigilang umiyak nang makitang nilalanta kanya ang aking kawawang tuta na si Thunder. Nagkalat ang mga bitukan ng aso at abala pa sa kinakaing atay at puso si Aling Sita. Alam kong may nagbago sa kanya pero hindi ko inakala na ganito siya kalala. Napalingon siya sa akin kaya itinulos ako sa aking kinatatayuan. Hindi ko maiwasang mapatras nang makita ang kakaibang ngisi niya. Ang creepy lamang sa akin. Iyong ngiti niya tila ng lalamon ng tao. Dahil matatakotin pa naman ako, kagad akong umatras at lumayo sa kanya. Nagmamadali na akong pumasok ng aking kwarto sa takot na baka manakmal na lamang siyang bigla. Ganoon kasi ang dating itsura niya para sa akin. Animoy, mananaksak na lamang kung makatingin. Unang pagkakataon kong hindi nakatulog ng gabing yon, hindi mabuklit sa aking isipan ang ginawa niya sa pusa ko o tuta ko. Tila ba tinotorture ako sa labis na takot na maski kay Jane ay hindi ko magawang magkwento. Naging hulas ang buong gabi ko. Naririnig ko ang mga yabag mula sa labas ng kwarto kahit pa magtalakbong ako ng kumot. Ilang beses na ako nagpabiling-biling sa higaan o di kaya'y magtalakbong ng kumot pero wala pa ding nangyayari. Takot na takot pa din ako. Dito na nagsimula ang mga kakatuwang gabi na hindi ko na halos maiwaglit sa aking isipan. Iyong maingay na huni sa labas ng aming unit, ang mga kaluskos at ungol sa kwarto ni Aling Sita na kapag isinasangguni ko sa aking mga kasamahan ay wala namang kahit na sino sa kanilang nakakarinig. Nagsisimula na ding sumama ang pakiramdam ko kapag naghahain siya ng mga masasarap na putahe dahil naiisip ko na baka karne ng tao ang kanyang gustong ipakain sa akin. Alam ko mahirap pero isang araw, kinumprontan ko si Aling Sita na hindi na ako magtatrabaho. Uuwi ako ng probinsya at hindi naman siya kayang paswelduhin ni Evelyn na mas gusto pang ang kanyang mga kapatid na lamang ang magluto. Ang totoo, lilipat lamang kami ni Jane ng bahay pero wala akong pinagsabihan. Natroma ako sa pinagagawa ni Aling Sita. Kahit hindi ko siya nakitang nagbago ng anyo o sumugod sa akin, alam kong minalas siya noong Petsa De Peligro. Malamang tinanggap niya ang pamanang bertod ng kanyang tiyahin kaya
nagiging weirdo siya. Isa pa ay hindi naman may pagkakailang ginawa niya kay Thunder. Malungkot ako sa sinapit ng aso ko pero wala na akong balak na isakripisyo ang buhay ko. Mas delikado kapag nanatili siya sa poder namin. Sayang ang mga masasayang moments namin. Parang natapon na lamang basta ang aming pagkakaibigan nang dahil sa nangyari sa kanya. Pero ganoon talaga. Minsan, kailangan magsikripisyo ang bawat isa para sa ikabubuti ng isa't isa. Tama nga ang sinabi niya tungkol sa Petsa De Peligro. Dahil hindi lamang isang petsa sa isang buwan, minalas ang buhay niya para maging isang nakakasindak na aswang, kundi sa buong buhay niya. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Kung nagustuhan po ninyo to, pwede po kayong mag-like at mag-comment. Napakalaking tulong na po sa atin yon. Yun lamang po.